Ngayong gabi. Yung meat na yan, it stays for like a week in your body. Ang isang vegetarian ay nakakapag-save ng halos 100 mga hayop kada taon. No meat diet. Cancer is mainly caused by nutritional deficiency and toxicity. You have to drink 13 glasses a day of freshly squeezed fruits and vegetable juices. Fresh Juice Diet. Iba't ibang klase ng dieta. Alin ba ang mabisa? Alamin sa The 700 Club Asia. Susunod na. Kare-kare, kaldereta, kilawin, kamote Q, kikyam, nakakatakam. Pero diet muna tayo for the sake of good health. Alam ko kung saan makukuha yung the best lahat ng sinabi mo. Saan? Pag-ibigay ng address. Okay, diet. Sige, anong gusto mo, Peter? Anong klaseng diet? Ha? Gusto mo cabbage soup diet, lemonade diet, Atkins diet, South Beach diet, ano ba mga diet yan? Ang daming diet. Anong gusto mo? Mamili ka. May Hollywood pa diet. May Hollywood diet. Hanapin natin. Parang hindi yata attractive yun. You know, for some people, some of those diets have really worked. But for others, it flopped. I think I'll just go back to the basic gulay. Kung dati-rati ay pahirapan ng pagkain ng gulay lalo na sa mga bata, ngayon ay dumarami naman ang bilang ng mga Pinoy na ang tanging kinakain ay gulay at mga produktong hindi nanggaling sa hayop. Sila ang mga tinatawag na vegetarian. Isa si Luis Lizano, isang media practitioner sa mga vegetarian na ito. Pinasok niya ang dietang ito noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Yung sa canteen namin sa UP Manila, there wasn't really much choice for healthy eating. It's the traditional Filipino way of cooking. Lunod sa oil, lunod sa kung ano-anong asin na ang alat-alat. Dahil dito ay pinili niyang tanggalin ang baboy at baka sa kanyang diet. Matapos ang isang taon, ay manok naman ang kanyang tinanggal at kasunod nito ay ang isda. At ngayon, ay patuloy niyang nararanasan ang magagandang dulot ng pagiging isang vegetarian. Una talaga is energy. You have boundless energy. Why? Because your digestive system doesn't need to work extra effort to digest the meat. Kasi yung meat na yan, it stays for like a week in your body. And eliminating it is consuming your energy. Yung energy na dapat tinutuan ng body mo to regenerate your cells, everything. At para kay Luis, ang kanyang vegetarian diet ay isang paraan upang kanya mapag-ingatan ang katawang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. So when I started becoming a vegetarian, I told God, I said, Lord, I wanted to serve you. And one way of serving you and honoring you, what you've given me, is by keeping myself healthy. I don't put junk in my body because I want to honor you and be of service to you. So because I have more energy to use, I can perform, I can serve God more efficiently. Bon appétit! Ngunit ano nga ba talaga ang vegetarianism? Yung vegetarianism kasi, it's a way of eating na parang more on plant foods yung mga kakainin mo. Parang wala kang source of animal foods. Tapos more on sa mga gulay talaga siya. Pero it depends on the kind of vegetarianism that you will adhere to. Maraming klase ng vegetarian. Isa na rito ang lacto-vegetarian, kung saan ang diet na puro gulay at prutas ay may kasamang dairy products. Ovo-vegetarian naman ang tawag kung ito ay may kasamang itlog. At ovo-lacto-vegetarian kung parehong may dairy products at itlog. Ngunit ang pinakapuro sa mga vegetarian ay mga vegan dahil walang kahit anong byproduct ng mga hayop tulad ng itlog at gatas sa kanilang diet. It could help you to reduce your cholesterol. Pwede kang mapaiwas ng mga cardiovascular diseases. Also, it could help you to lessen the risk of having cancers. Tapos for some na gustong mag-weight loss, it's a very good way of losing weight. Kasi pagka nag-vegetarian diet ka, kasama na rin kasi yan yung parang modification sa lifestyle mo. More on maiiwasan na rin yung sobrang intake ng alcohol, saka yung mga other vices like smoking.
So parang magiging overall change in well-being mo na rin kasi yun. Ngunit may paalala ang mga nutritionists kung susunod sa isang strictong vegetarian diet. In terms of nutritional content ng vegetarian diet kasi, yung strict vegan lang yung medyo nakakaroon siya ng konting imbalance. Like, pag kasi strict vegan ka, so hindi ka nga magkoconsume ng milk and milk products, it's either magkakaroon ka ng mga deficiencies in some vitamins and minerals. Ang halimbawa nun, yung vitamin B12, yung ating riboflavin, yung ating vitamin D, and yung ating calcium and iron. So those foods are mostly found on the milk and milk products kasi na hindi naman nakoconsume ng mga vegan. Dapat well-informed ang isang tao or isang individual bago siya mag-adhere sa ganitong klase ng diet. Oh, yan, Connie. Paano? Anong comment mo dyan? Bakit alam niyo yung mga pinagdadaanan ko tungkol sa pagkain? Na mo parang for them it's so easy, di ba? But it's really a struggle. Ako hindi ko kaya yung talagang veggie lang. Ako rin. Fish ako pa rin. Siguro with vegetables. Oo. Samahan mo na rin ng sweets. Samahan mo na rin ng konting carbo. No, it's hard. Discipline talaga yan, di ba? We want to glorify God in everything. So we ask God for help even in this thing. Yes. God, yes. Give us the strength. Yes. They say that if we choose to eat purely vegetables, we can save almost 100 animals every year. We'll know more about this when we return. Susunod. Ilang mga kilalang personalidad at mga modelo sa Pilipinas ang nagsusulong ng vegan diet. Naniniwala sila na hindi ka dapat mang-harm o hindi ka dapat pumatay ng isang hayo para lamang gawing pagkain. Yung mga veggie meat, veggie tapa, veggie sausage, lahat ng klaseng pamalit sa karne is makikita dito sa tindahan. Susunod na. Is your life dull? Boring? Or lifeless? Add some color to your life. Know God's colorful plan for you. Get in touch with the 700 Club Counseling Center. You can call, text, or even chat. We'll even throw in a free gift when you do. Get to know the one who gives color to life. Counselors are here for you 24/7. Do it now!